Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinangunahan po ng mga PhilAM sa San Francisco ang taunang gun buyback program ng isang NGO na layo makatulong sa pagtugpo ng gun violence sa Amerika. Nagpapatrol, ABS-CBN North America Bureau Chief TJ Manon. Sa huling 13 taon, nakabawas na ng halos 3,000 baril mula sa lansangan ng San Francisco ang NGO at Youth Anti-Violence Program na United Players. Nitong 2023, nakakalap ang grupo ng halos 200 baril para sa kanilang taunang Gun Buyback Program. Ayon sa kanilang Filipino-American Executive Director na si Rudy Corpus Jr., hindi na mabilang ang buhay na nailigtas ng programa sa mga nakalipas sa taon. My motto, it takes the hood to save the hood. Everybody inclusive in this. Black, white, peppermint stripe, baby. Gender, religion. When a bullet comes out and it flies from one of those chambers, it doesn't ask no questions. Ang grupong United Players ay binubuo ng mga dating individual na nakulong at ngayon inaalay na lang kanilang buhay para protektahan ang kabataan at mapigilan sa karahasan. I was incarcerated for 27 years. I used the gun in my case. I'm not excusing my behavior on that, but the gun was accessible. I'd hate to say this. If it wasn't accessible, I wouldn't have been able to get it. There's too many killings going on, you know, and especially the kids. They carry all these weapons without thinking, and they use it. And what we do when we do this kind of thing, collect guns, we save a lot of people, especially kids. Sa gun buyback program ng United Players, nagbibigay ang grupo ng $200 kapalit ng bawat assault weapon at $100 naman para sa bawat handgun. Matapos ma-surrender mga baril, ay tina-turn over ito sa San Francisco Police para sirain at hindi na muling magamit pa. United Players makes contact with the people turning the weapons in, no questions asked. We have our range staff that come over and they take the weapons, they make the weapons safe, make sure they're not going to be dangerous for any more handling. Then it gets processed and then they get destroyed. Nagkaroon pa ng seremonyal na pagsira ng isang baril sa pangunguna ni community activist Damian Posey na para sa kanila ay sumisimbolo ng galit nila para sa mga batang napatay dala ng karahasan sa lansangan. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. Narayo ang Japan ng maraming turista kabilang na ang mga Pinoy, lalo na tuwing panahon ng fall o taglagas. Nagpapatrol, Jomel Anas. Nahuhumaling ang maraming turista sa Japan, lalo na tuwing panahon ng taglagas o fall. Puntahan din ng mga Pinoy sa Nagoya ang Tokugawa Garden na nasa gitna ng lungsod. Sa ganitong panahon, kakaiba at kaaya-aya ang ambiance sa lugar. First time ko pong makapunta dito sa ano, sa park. Sobrang ganda. Si mga kids po nila. From green to yellow to red. Tapos nakikita mo po yung center niya na pond. Talagang ganda po. Marami namang turistang Pinoy na dito na sa Japan pinili pumunta para maranasan ang panahon ng taglagas sa unang pagkakataon. First time kong naka-experience ng nakakita ng mga autumn leaves at saka napakaganda. Sino mang may balak pumunta dito sa Japan, go nyo na! Mamamangha rin ang mga turistang Pinoy sa ipinakitang pangangalaga ng mga Hapon sa kapaligiran. Okay, sobrang ganda talaga ng Japan tsaka yung mga tao, napakabait ng mga Hapon, din marami ding Pinoy dito, tapos yung paligid, sobrang linis. Yung hangin din, malinis din. At ngayon magla-lightnings na dito ngayon. Gusto namin makita yung ano, yung napakagandang lights nila. Sa pagtatapos ng taglagas, pinabantayan naman ang taglamig o winter bago ang tagsibol o spring. Para sa TFC News, Jomel Anas, ABS-CBN News, Nagoya, Japan. Taon-taon pinaparangalan sa Espanya ang mga tinaguriang bayani ng Baler Siege. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ugnayan ng Espanya at Pilipinas. Nagpapatrol, Sandra Sotelo Aboy. Puno ng musika at pagpapakita ng kultura.
kultura ang paggunita ng 124th na anibersaryo ng Los Ultimos de Filipinas sa Barcelona, Spain. Kasabay nito ang paglulunsad ng commemorative historical marker ng Los Ultimos de Filipinas. Isa itong parangal sa 33 sundalong Espanyol na tumangging sumuko at patuloy na lumaban sa mga puwersang Pilipino hanggang sa makumpirma ang pagbagsak at pagtatapos ng pananakop ng mga Espanyol noong 1898. Inorganisang okasyon ng hukbong Espanyol at pinagtibay ang ugnayan ng Espanya at Pilipinas, hindi lamang dahil sa nakaraan kundi pangkasalukuyang relasyon. Binigyan din naman ng Konsulado ng Pilipinas ang makasaysayang ugnayan ng Pilipinas at Espanya at ng paglabas ng kautusan ni Pangulong Emilio Aguinaldo na naghayag na ang 33 sundalong Espanyol na nakatalaga sa Baler ay kinikilala mga kaibigan at hindi kaaway o bihag ng digmaan. It's like celebrating the friendship between the Philippines and Spain, o yung bond. They want to celebrate the shared cultural legacy between the two countries. Naipamalas ng grupo ng Fiesta Filipina Barcelona ang sayaw na singkil para ipakita ang iba pang katutubong sayaw ng Pilipinas bago pa man dumating ang impluensya ng Islam at Kastila. Napahanga rito ang ilang Espanyol. Interesante dahil gaya ng kanilang sinabi sa presentasyon, ito ay pagsasadiwa ng maraming kasaysayan na ating pinagdaanan. Talagang kamangha-mangha kung paano sila sumayaw. Kahanga-hanga ang mga abaniko. Napakaganda. Kasabay nito ang konsyerto ng orkestra ng gobyerno militar. Kasama sa mga tinugtog ang popular na musika ng Los Ultimos de Filipinas, Yo Te Dire. At ang harana o serenata Filipina, ang bersyon ng Pilipinas ay mas malumanay habang ang sa Espanyol ay mas mabilis at masigla. Julio Presencio Peña, y por así decirlo, nagbigay din ng tura mga opisyal na militar para ipakilala ang kasaysayan at pag-unlad ng kanilang hugbo sa mga nagdaang taon. Para sa TFC News, Sandra Sotelo Aboy, ABS-CBN News, Barcelona, Spain. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tftnews. Maraming salamat, kapamilya!